So what's up mga kadututero? Ngayong araw na to, no, meron tayong kliyente, no. Yung kliyente natin, kung nakita nyo dun sa unang clip ng video na lumabas, ay magko-cover up tattoo tayo mga kadututero. At bago natin simulan, no, mga kadututero, no, yung about dun sa kliyente natin, no, paano siya nag-inquire sa akin. So ang nangyari mga kadututero, wala talagang schedule nung mga nakarang araw na pumunta siya dito. Nag-i-edit ako ng video natin nung part 2 nung sa Tight Tattoo, no, doon sa Sun and Moon. Nag-i-edit ako nung doon sa kwarto ko nang bigla akong tinawag ng ermat ko na kung may schedule daw ako ng araw na yon. Sabi ko wala. So nagulat na lang ako nang yun nga, merong naghihintay doon sa labas, no. Nakabike siya mga kadututero. Tinanong ko siya, no, kung ano yung ipapatattoo niya. At yun, pinakita niya sa akin yung cover up tattoo. At ang nakakatawa dun kay sir, no, hinanap niya yung lugar namin dito kung saan ako nakapwesto. At napapanood niya daw ako dun sa vlog at natutuwa daw siya sa mga gawa ko, mga trabaho ko dun sa mga kliyente. At hindi niya talaga alam yung lugar dito at nagtanong-tanong lang siya para mahanap niya yung mismong pwesto o lugar namin kung saan ako nakatira mga kadututero. Taga Floodway siya mga kadututero at yun nga, no, ang pinakaano doon, no, sa pagpunta niya, kahit sobrang init, no, kahit sobrang init nung time na pumunta siya, no, ako mga tanghali siguro yon nung pumunta siya, kahit sobrang init, talagang hinanap niya talaga at tinandaan niya daw yung mga lugar kung saan ako nagbablog at yun nga, nakita niya at natunto niya dito sa mismong street namin kung saan madalas na meron din akong mga video vlog na nandun ako sa labas ng bahay namin. So ayan, at nagtanong-tanong lang siya at nung narinig niya rin na nabanggit ko yung lugar namin na Johnsonville. So ayan, at makikita nyo mamaya yung gagawin kong cover up dun sa tattoo design niya, no. At mayroon pala akong ibabahagi sa inyo, no, about dun sa pagko-cover up ko. Hindi kasi ako mga kadututero katulad nung sinasabi ng ibang kliyente, no. May mga gandong kliyente na sinasabi nila sa pag nagpapa-cover up sila ng tattoo na kayo na lang ang bahala, sir, na ma-cover up yung tattoo, yung ipapa-cover up nila. Parang kumbaga kayo na ang bahala para mapaganda yung tattoo nila, no. So may mga nangyayari kasi sa akin ng mga ganyan na nagbibigay rin ako ng design na ganito pero hindi naman nila nagugustuhan, no. So ang nangyayari, maghaharap ko na maghaharap ng ibang design na magugustuhan niya pa. So ang ginagawa ko mga kadututero, no, ginawa ko ng solusyon yung ganyan, no, yung pag nagtatanong sila, magbibigay ka nga pero hindi naman nila magugustuhan. So ang ginawa ko mga kadututero, no, ganito na ang ginagawa ko pag may mga nagpapa-cover up ng tattoo. Pag sinasabi nila na kayo na bahala, sir, basta mapaganda. Ang ginagawa ko mga kadututero, yung mabibigay kong tip sa inyo, pero medyo mahirap-hirap din tong ganito. Kasi mas kung tutusin, mas mapapadali kasi ang trabaho natin pag tayo na lang masusunod dun sa cover up kasi depende dun sa i-cover up natin mga kadututero, eh. Meron kasi talaga ang hirap ng gawa ng paraan dun yung tattoo design na magugustuhan niya tapos ipapa-cover up niya dun sa tattoo na talagang maitim na, no? Sample ko sa inyo yung katulad ng mga color, susubukan pang gawin dun sa medyo dark na i-cover up niyo, medyo mahirap talaga. Kasi naka-experience na naman din ako mag-tattoo ng ganun, eh. Sinubukan ko rin na gawin na color, kaso lang okay siya sa unang gawa nyo. Pero sa healing process, na napansin ko kasi na medyo talaga nagbabago pa rin talaga. So may paraan talaga na mas okay kesa dun sa ganun na ipipilit nyo na pag gumaling, hindi naman talaga ganun na ganun. Katulad ng fresh, diba? Okay lang sana kung yung balat mo malinis. Pero kung may cover up na gagawin, mas maganda nga pag-usapan yung dalawa, yung kliyente mo, tapos artist. Pag-usapan nyo kung ano yung magandang plano dun sa tattoo. So yung may bibigay ko na idea sa inyo, no, sa pag-cover up ko, no, ang ginagawa ko pag sinasabi ng kliyente nga na kayo na bahala, medyo mahirap para sa akin to pero ayun nga, sinasabi ko na lang sa kliyente ko na ano po ba ang gusto nyong tattoo design? Yung gustong gusto niya talaga or may meaning sa inyo. So sample nga, itong kliyente ko na magpapa-cover up itong araw na to, natattoo niya na hindi ko alam kung ano yun, panther. Di ba alip pangatlong cover up? Ako na yung pangatlong magko-cover up doon.
may una ng tattoo siya doon, tapos pangalawa yung malaki na, yung Panther ata yun. So ayun, sinabi ko sa kanya kung ano yung gusto niyang ipa-cover up doon or anong gusto niyang design. Tinanong ko siya ng ganun para at least masunod pa rin yung gusto niya, hindi yung ako lang ang magko-cover up ng kahit ano, no? Mas gusto ko na may napili pa rin siyang design na gusto niya talagang ipatato para hindi siya magsisi na ako yung naglagay pero hindi niya naman pala magugustuhan, di ba? So yun yung mabibigay ko na ideya sa inyo, kaso lang medyo mahirap-hirap lang din mga kadudutero. Pero i-check nyo ng mabuti yung tattoo design na ibibigay sa inyo kung kakayanin ba. Ang ginagawa ko katulad nito sa kliyente natin, ang binigay niyang design ay si Archangel. So yun yung angel, no, na si Archangel ang binigay niya sa aking design. Chinek ko muna yung ano, yung design, tapos pinagplanuhan ko ng mabuti yung co-cover up, no, na tattoo niya, kung saan ko papatamain yung kasi ano, sa pagko-cover up kasi mga tattoo, hindi lang yung basta ididikit mo na lang okay na yun eh. Meron din kasing kailangan na tansyahin mo or yung papatamaan mo para makakuha ka ng magandang pwesto para yung part na paglalagyan mo eh matutugma doon sa paglalagyan ng tattoo design at ma-cover up mo talaga na siya ng maayos. Dito sa kaso ng ating gagawin ng mga kadututero doon sa tattoo niya, no, ayun nga, napili niya yung Archangel. Ang ginawa ko mga kadututero, medyo inusog ko ng konti yung mukha ni Archangel banda doon sa taas ng Panther, no, para magkaroon lang ng space yung sa mukha na walang tama ng tinta, no. Kung mapapansin nyo kasi medyo black na ng konti, medyo black na talaga yung sa tattoo niya, no, yung i-cover up natin. So medyo in-adjust ko ng konti yung mukha para medyo malinis ng konti. Yung sa may bandang panga ng Archangel, yan, meron dyan tama ng black dun sa una niyang tattoo, no. So high contrast ako dito, no, mga kadututero, kung mapapansin nyo mamaya. So nag high contrast ako para matakpan ng halos matakpan talaga yung tattoo niya. Tapos yun nga, hanapan nyo ng pwesto lang talaga yung i-cover up nyo para maganda yung lagay, no, para hindi rin kayo masyadong mahirapan. Pero kung tutusin, mahirap talaga mag-cover up, hindi siya basta-basta, no. Ayun yung may papayo ko dun sa inyo, mas maganda kunyari pag may magtatanong sa inyo or magpapa ano ng cover up, mas okay na tanongin nyo rin sila kung ano yung tattoo design na gusto nila, tapos kayo nilang ang bahala gumawa ng paraan, no, basta related pa rin siya. Kunyari angel ang gusto ng kliyente nyo, may pinasa siyang angel pero hindi na naman kaya dun sa design niya, so basta pasok pa rin, maghanap na lang kayo ng angel na alam nyo yung kakayanin dun sa cover up ng ipapatattoo niya, no. Ayun yung maibibigay ko na tips sa inyo kasi yun lang din yung ginagawa kong paraan para kahit paano, no, meron pa rin nagustuhan yung kliyente na design para dun sa tattoo design niya. So ayun mga katuturo, simulan na natin to at medyo magsilang naman din tong ating tattoo video vlog na to, no, kasi konti lang din yung nakuha ng kong video dito.